Ngayon mga kabarberos, gagawa tayo ng gupit na gagamitin natin lahat ng guide natin. Mag-uumpisa tayo sa 4, sunod natin ang 3, 2, 1.5, 1, and 0.5. Request ito ng isa sa mga subscriber natin kung paano gagamitin ang ating clipper guide. Number 4 na clipper guide o 13mm ang una natin gagamitin sa pag-uumpisa natin ng ating ginagawang fade cut. Straight na paghago dito sa area na ito ang gagawin natin upang mas maganda yung gagawin natin pag-uumpisa. Pwede naman tayong mag-umpisa ng diretsuhan o shortcut sabi nila at hindi na tayo gagamit ng guide na proper o hindi na natin kailangan mag-umpisa sa number 4. Request lang ito ng isa nating mga subscriber kung paano gagamitin ang ating lahat ng clipper guard o clipper guide sa paggugupit ng fade cut. Sunod na natin yung number 3 na clipper guide dito sa area na ito. Sa may parting dinaanan ko din kanina ng number 4. At mas mababa ng konti yung paghagod niya. Kung mataas yung paghagod ko ng number 4, mababa lang siya ng konti. Upang yung pagliit ng sukat ng guide ay pagbaba ng paghagod o hindi masyadong mataas. Ganon din gagamitin ko na rin yung number 2 na clipper guide. Mas mababa rin ng konti doon sa number 3. Kumbaga yung paghagod niya ay kontrolado at hindi masyadong itataas. Atin pa rin oobserbahan kung hanggang saan umaabot o makikita natin yung tamang pag-transition sa paggamit ng guide. Lagyan natin ng guidelines dito sa bahaging ito. Depende sa request ng ating customer kung low fade ba yan o high fade o mid fade. Kapag mid fade, dito tayo sa may parting gitna at buhayin natin yung kanyang parte ng sideburns dito sa may pag-curve. Kaya ganito yung pagkakabawas ko ng kanyang fade cut. Diretso na rin nating tanggalin yung natitirang buhok sa ilalim upang makadiskarte tayo dito sa may parting gitna niya. At makagupit tayo ng mas maayos kapag wala ng mga sobrang buhok dito sa may parting ilalim niya. Ngayon gagamit ako ng number 1 na clipper guide dito sa bahagi na ito na malapit sa ginawan ko ng guidelines. Mababang pagtaas, baba lamang ang paghagod nito, mga 1 to 2 inches lamang upang makita natin yung ating gagawin na gupit at tamang gradual o pagsiksyon ng guidelines. Ngayon gagamitin natin ng 0.5 na clipper guide dito sa may gawing guidelines upang unti-unti nating mabura yung ating guidelines. Babawasan natin yung dark spot niya sa pamamagitan ng 0.5 na clipper guide. Gagamitin ko na ngayon yung 1.5 na clipper guide dito sa gawing pangalawang guidelines na ginawa ko kanina upang mawala yung pinakang dark spot niya o yung pinakang dark area at maging mas maganda yung pag-transition o yung pag-fade niya. Ito yung sinasabi natin na paggamit ng clipper guide at purpose nito upang maging step by step lalo na sa mga baguhan na barbero at nagdidepende pa rin sila sa clipper guide upang makagupit sila ng tama. Kasi kapag wala nga namang guide ay medyo mahirap para lamang ito sa mga sanay na gumamit ng clipper na walang guide sa paggugupit ng ganitong fade cut. Ngayon tatanggalin natin yung second guidelines na ginawa ko kanina gamit ang uno kasi hindi siya masyadong nakuha ng 1.5
Dito sa uno, siguradong matatanggal siya. Siyempre, yung paghagod niya, kunting-kunti lamang. Mga 1 inch lamang ito at mananatiling kontrolado. Yung paghahawak ng ating clipper ay magaan dapat at hindi masyadong... tayo rin yung magtatantya sa pulso ng ating kamay kung paano natin gagamitin ang ating clipper. Sa mga baguhan, dahan-dahan at laging pa-islant at hindi pa-subsob ang clipper. So ngayon mga kabarberos, gagamit naman ako ng walang guide, naka-paid blade ako. At lalaruin ko lang yung lever niya upang matanggal yung first guidelines. Mananatili pa rin tayo sa mababang paghagod, kontrolado. Nakapokus lang tayo dito sa may first guidelines. Kung inyong makikita ay yung guhit na yan ay ating tatanggalin sa pamamagitan ng ating paid blade. At lalaruin lang natin yung lever upang unti-unti nating mabura yung guhit niya. Ito yung tinatawag na pag-retouch. Pwede tayong gumamit ng kahit anong clipper guide. Kung ano sa palagay ninyo yung kayang maabot ng clipper guide, yun ang ating gagamitin. Kung dito sa may bahagi na ito, siyempre 0.5 kasi maliliit na detalye ng buhok yung kailangan nating putulin at hanapin yung mga dark spot o mga dark area niya. Upang maging mas maangas ang forma ng ginawa nating gupit, kung kinakailangan lagyan natin ng hati dito sa may gawing itaas niya o side part, lagyan natin. Kailangan na pantay, nakadepende yan kung ano yung gusto ng ating customer. Tingnan natin yung end ng kantuhan ng kanyang buhok dito sa may parting noo at doon natin lalagyan ng guhit. Para hindi gumalaw yung buhok niya, lagyan natin ng hair clip. Yung sakto na hindi talaga babalik o hindi lalaglag yung buhok niya. Tanggalin natin yung mga sobrang buhok o yung dito sa may parting itaas na ito. Pantayin natin, i-overcamp natin. Gumamit tayo ng clipper kung medyo makapal. Kung medyo manipis naman, pwede na lang gunting yung ating gamitin. Ngayon gagawa tayo ng line up upang maging mas magandang tingnan dito sa bahagi ng kanyang noo. Hindi masyadong mataas, kailangan end lang ng kanyang hairline. Sa paggamit ng trimmer o kahit anong klaseng clipper pagdating sa paguguhit mga kabarberos, be sure na laging nakikita ninyo yung inyong linya na ginagawa, yung tamang paghahawak ng clipper, yung tamang posisyon nito upang makita ninyo yung linya na inyong ginuguhitan. So gagamit na tayo ng gunting mga kabarberos, ipaplangkita natin o magbubuli tayo upang mas mapantay natin, makuha natin yung mga sumubrang buhok at matanggal natin yung mga ilang piraso ng buhok na hindi naabot ng clipper, yung may dark area niya, yung parting mahaba. Gunting pa rin ang kinakailangan natin gamitin. Shout out kay Jody Canay at kay Renz Espero.
isang tip ko lang mga kabarberos, kailangan yung trimmer natin o yung ating clipper ay ganito yung posisyon ng ating paghawak upang makita natin yung ginagawa nating guhit. Upang hindi magresulta ng minsan kasi may nakikita tayo na masyadong malaki yung kanyang guhit dito sa may parting ito. Kailangan yung ginagawa nating pagguhit ay maingat tayo at nakikita natin. Yon, mag-ahit tayo. Gamitin natin ang ating straight razor sa pag-ahit. At linisin natin ang lahat ng parte ng ating dinaanan kanina ng trimmer at ginamitan ng clipper. Mga kabarberos, kung ngayon ka pa lang nakapanood ng video ko o ngayon ka lang nakadalaw sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button. I-click mo rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Yun mga kabarberos, gumamit tayo ng clipper guide sa ganitong klase ng gupit. Effective ito para sa mga baguhan ng mga barbero o sa mga nag-aaral pa lamang. Gumamit tayo ng clipper guide upang makagawa tayo ng isang gupit na maayos at iwasan natin magkamali o masunod natin yung gusto ng ating customer. Maraming salamat mga kabarberos at sana ay kahit papano ay meron kayong kunting natutunan sa aking tutorial na ito. Magandang araw at magandang gabi sa ating lahat.